pumirma ng Memorandum of Agreement ang GSIS at Department of Education para sa mas maayos at ultimate customer experience sa mga teacher at iba pang DepEd personnel. Nilagdaan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte at Government System Insurance Services President and General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso ang nasabing partnership. Sa ilalim ng memorandum, makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at pagbabago sa proseso ang mga teaching at non-teaching personnel ng Department of Education mula sa GSIS. Kabilang narito ang specialized services kung saan magkakaroon ng exclusive lanes ang teachers at ibang DepEd personnel sa central office at regional offices ng GSIS. Ipakikilala rin ng government-owned corporation ang tinatawag nitong multi-purpose loan flex na magbibigay sa mga government employee, lalo na sa teachers, ng lower interest rate up to 6%, extended repayment terms up to 10 years, at higher loan amount up to 5 million pesos during financial emergencies. Isinusulong din ng GSIS ang accessible na pabahay sa mga guro at non-teaching personnel kung saan aalisin na ang down payment. Sa ilalim din ng MOA, nilalayong bigyan ng medical insurance ang mga beneficiary sa DepEd. Kabilang din ang dedicated hotline na nakatutok sa mga teacher at DepEd personnel upang mas matutukan ang concerns at agarang makapagbigay ng assistance. Primary objective namin dito, finormalize namin na magkaroon talaga ng pag-uugnayan sapagkat ang GSIS may dedicated teacher's lane. Para po dun sa mga guro at mga empleyado ng Department of Education na gustong pumunta at magkaroon po ng mga pagkikipag-ugnayan, may katanungan sa mga benepisyo at pagkakautang. May hinaing ang mga iba na magkaroon ng pagkakataon marinig at hindi na kailangan pumunta rito. Kaya yung hotline namin, re-reinforce namin na magkaroon ng mga tao na makakasagot doon sa mga katanungan nila. Kaya yan po ay re-reinforce namin. At magkaroon kami ng mga account officers. When you say account officers, ito yung mga kawinin ng GSIS na pupunta sa mga eskwelahan at opisina ng Department of Education para masagot ang kanilang katanungan. At ang pinaka-importante, sa lahat ng bisita ko sa bawat probinsya, kami ay umuupo kasama ang mga school superintendents, ang mga guro, para mapakinggan ko anong problema and I listen. Because it's important for us to understand ano ba ang aming produkto, kumusta ba? Ito ba ay may saysay? Ang proseso ba namin? Are our procedures working? And what other services can we provide to be able to be of service to the teachers? Dagdag pa rito, nangako rin ng GSIS na magkakaroon ng annual dialogue sa pagitan ng kanilang branches at counterpart nito sa DepEd offices upang buksan ang mga diskusyon at solusyon sa mga concern ng mga empleyado. Ay nakita namin doon sa tali ng mga paaralan na nabisita namin, nasa top 2 lagi ang GSIS complaint. Lastly, GSIS has committed to hosting an annual dialogue. Ito po, napakalaking tulong po ito kahit once a year lang between its branches and the counterpart DepEd regional offices and schools division offices to discuss and address GSIS service concerns. Ipinaliwanag din ni Veloso ang kahalagahan ng nasabing partnership hindi lamang para sa mga guro, kundi maging sa buong sektor ng edukasyon. Alam mo, ang ating mga guro, pag ang kanilang mga personal na hinaing, kanilang mga problema ay matanggal sa kanilang isipan, sila ay makakapagturo at makakapag-inspire at maasikaso nila ng mas mabuti ang ating mga estudyante sapagkat wala na silang iba pang iisipin na kanilang mga problema at inaasikaso na personal na bagay nila. And they are going to be freed from all this burden and be able to focus on their role of really being able to guide and teach our students. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Milibor, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.